yung bago kong assemble, no? FX Sniper. So hindi pa siya fully finished, no? So tetest fire lang muna natin siya bago ko siya i-fix. So ayan siya. So ang chamber nito is 40 mm, no? Isang ruler yung haba niya, o 300 mm or 30 cm lang siya. So tapos ito yung kanyang butt alloy. Tapos ito yung kanyang magazine. Tapos yung toy gun na to is bago. So katulad to nung ibang nabibili na sa mga shopping center. Hindi to yung regular na ginagamit ko. Iba to. Iba yung loob niya. So may tutorial na ako niyan. Abangan nyo na lang sa YouTube kung paano ko siya inassemble. So ito siya. So tapos dito, na-upgrade na, no? Wala na siyang ball valve. Automatic valve na siya. Automatic valve. Wala na siyang ball valve. So itetest fire natin ngayon. So ito yung magazine niya. So bolt action muna yung gagamitin ko. So tatanggalin muna natin yan. So hindi slide lang siya. Bolt action muna yung gagamitin ko yan. Lalagay lang yung bala dito. Yan, kahit mga dalawang bala pwedeng ilagay dito. Dalawang bala. So ayun yung lata. Fresca. So ito, target natin, no? 4 meters lang to, mga kabibis, no? Take note, 4 meters lang. So 4 meters lang siya, no? So mga kabibis, no, ito yung gamit kong bala is 0.25 lang to, 0.25 grams. So ito siya, bolt action muna gagamitin. So ayan, bolt action, ayan, dalawang nakaload yan ngayon. Tapos pero isa lang yung mahuhulog dyan. So pump. Tapos kasa, push. Tapos yung target. So yun, tinamaan siya, no? So yan, maglo-load tayo ng dalawa. Bolt action yan, no? So wala nang ball valve, kasa putok na lang. Four meters lang yan, mga kabibis. 4 meters. So saka, ubusin natin yan. So dalawang load kada putok. So sa sobrang lakas ng pressure niya, yung bala talagang sumisimplang, no, kasi magaan. Isa pa. So yun, nadaplisan pa. So tingnan natin yung lata, no? Yung iba hindi tinamaan, no, kasi magaan yung bala. So isa lang yung palagay ko, isa lang yung tumama. Nadaplis pa. So yun yung bala, yun, no? Nasa loob. So isa lang yun. Ayun, tinamaan siya, oh. Lusot, kaso daplis. Kasi nakaharap yan, di ba? Yan, nakaharap siya ng ganyan. Tinamaan siya dito sa gilid. Ayun, no? So sa limang bala na tinira ko, isa lang yung pumasok, isa lang yung tumama, daplis pa. So magaan yung bala na 0.25, no? So sobrang lakas ng pressure niya. So kailangan is mabigat. So ito lang, mga kabibis, no? So maganda naman yung performance niya, no? Malakas yung impact, kaso nga lang yung bala is magaan. So may semplang siya, sobrang lakas ng impact. Yung bala, nililipad lang niya. So kailangan ko magmabigat ng bala. Kailangan natin bibigatan yung bala. So ayan, FX Sniper. So ang barrel lang nito is nasa 50 cm lang yung barrel niya. Hindi na ako nagdugtong, isa lang siya. Hindi ko na siya dinugtungan. So tapos yung chamber niya na paliit, instead of 17 inches naging ano lang siya, isang ruler ang haba, or 12 inches lang siya.
12 inches. So ayan, no, ito yung bat niya. So update ko kayo mga kabibis kapag fully finish na to. So yung magazine, hindi ko muna ginamit, no, bolt action muna. So gumagana naman tong magazine niya. So yun lang mga kabibis, abangan nyo na lang yung tutorial nito. Yung toy gun, tsaka yung one-way valve or automatic valve. So yun lang, no, yung tutorial nito magkasama itong new toy gun, tapos yung one-way valve. So abangan nyo yung mga susunod na video na i-upgrade natin yung mga unit natin. So maraming salamat sa inyo mga kabibis. Keep safe. God bless sa ating lahat. Thank you. Hello sa inyo mga kabibis. Kumusta kayo? So ngayon may panibago tayong assemblin. Panibagong toy gun. Hindi ito yung normal na ginagamit ko na toy gun. So ito iba. Iba yung loob niya. So ngayon bubuksan natin para makita nyo yung loob. Tapos ito yung kanyang magazine. Ayan. Tanggalin natin. Bubunutin lang. Tapos ito yung loob niya. So ayan. Ayan ang loob niya. So ito yung tumutulak ng bala. At dyan na rin lumalabas yung pressure. So iba yung loob niya, no? So yung dati ko kasing ginagamit, buo na yun. So ito magkahiwalay. Ito plastic, hindi ito pwedeng gamitin kasi masusunog ito. So kailangan natin siyang i-modify. So tapos yung hop-up rubber niya is nakapasok, naka-separate. So ngayon Tatanggalin natin yung hop-up rubber niya. Pakita ko sa inyo. So ito yung hop-up rubber niya, oh. Tanggalin ko. Sobrang lambot. Hindi kagaya nung gamit ko na matigas, pang high temp siya. High temperature. Ewan ko lang dito. So susubukan ko muna siyang gagawin. Tapos tsaka ako ibabalitaan pag maganda yung performance niya. Kung high temp ba siya, ayan. Kasi ayan, oh. So ngayon ang gagawin ko is kailangan kong makuha yung sukat niya. Pag-aaralan ko muna siya ng maayos para ma-perfect ko siya. Peace, ito yung pagka-cut ng toy gun natin, no? Ganyan yung cut. So iiwanan nyo yung lagayan ng magazine. So kabilaan yan. Tapos tornilyo, double spring sa kabila. Yan, double spring yan. Tapos ito yung magazine. Dislide lang yan. Sasaksak mo lang dyan. So yan. Dislide lang sya. Yan. So yan. So ganyan yung pagkakanya. Avengers. So marami yan sa shopping center. DIY. Sorry. Avengers Shopping Center 167 Ataw, Lucky 99 Best Budget, sa mga mall na ganyan. Yan, marami yan. Glorisan, Fortune King. So yun lang mga kabibis. Yan. Tingnan yung pagkakat, ha? Ganyan. So yan. Guys, ito na yung case ng ating toy gun. So nakat na natin siya. So ayan yan, yan. Nakat na natin. So ayan. Ayan yung loob niya. Tapos ito yung barrel niya. So ito yung barrel. So ito yung original na, ito pala yung original na barrel niya. So yung hop-up rubber, yan, yung stopper ng bala, kinuha ko. Kunin niyo yan kasi plastic yan, eh. Papalitan niyo ng metal. So eto na siya. So 8mm tong antena. Antena lang to, yung regular na antena sa TV. Tapos ipapasok nyo yan dito sa, binili nyo sa Shopee na 8mm outer diameter, inner diameter 6mm. So ayan, malinaw, no? Ito, puputol lang kayo ng siguro mga
10 mm na ganyan or half inches ng inyong daliri, guhit ng daliri. Ayan, ipapasok nyo dyan yung antena. Kikis-kisin nyo muna para hindi masyadong sobrang sikip ng liha. Tapos papasok nyo. Tapos yung half-up rubber, ipasok nyo dyan. Huwag nyo, isagad nyo siya. Isagad nyo. Tapos magtira kayo ng allowance. Ayan. So ayun yung allowance niya, no? So ayun yung allowance niya. Pero yung dulo ng half-up rubber, ayan, yung dulo ng half-up rubber, nakadikit siya doon. Dito sa dulo. Ayan, sa dulo ng ganyan. Ayan. Nakadikit siya doon. So, ipapasok natin, no? So, ayan na siya. Tapos, lalagyan natin ng super glue. Super glue mo natin sa gilid. So, ito pala yung gamit kong super glue ngayon. 888. Napakatibay. Seconds lang. Seconds lang. Ano na. Dikit na, dikit na. Tapos, lalagyan nyo ng konting tape. Babalutan nyo ng konting tape. Ito. Dito. Isagad nyo siya sa dulo ng... Yan. Sa dulo ng... Yan, kahit dalawang ikot lang. Kahit dalawang ikot. So, ganyan ang mangyayari, no? Tapos, ipapasok nyo ngayon dito sa isang antena na malaki sa 8mm, yung outer. Yan. So, take note, no? Yung antena regular sa TV, ang size nyan, ang inner diameter nyan ay 8mm. Ang outer diameter niya ay 8.02. So, ito, ang inner diameter nito ay 8.02. Kaya, pasok siya. Yan, medyo may ikpit. Tapos, ang outer nito ay 8.04. So, yan, papasok natin. So, yan, tapos, ika-cut nyo siya. So, ito lang baling matitira yung sa may itim. Sa may itim. So, ito na. Lalagay. Salpak na natin. Yun. So, ayan na siya. So, ayan. So, walang kawala yung hangin, no? So, bali, ganito yung mangyayari sa kanya. Fit na fit. So, kinuha ko yung sukat nito. Ayan. Kinuha ko yung sukat niya. So, ito na siya. Metal na. Ayan. Ano, ganyan naman nangyayari. Tapos, dito mahuhulog yung bala. So, ayan. So, ayan. So, ngayon, kung medyo nasisikipan kayo, yan, dito. Pwede nyo siyang lihain nito. Yung dulo nito. Stainless yan eh. Pwede nyo siyang panipisin sa liha. Para mag-fit siya dito. Yan, dyan sa half-up rubber. Tapos, lagyan nyo rin ng super glue ito.
So ayun, okay na. Tapos lalagyan nyo ng small tape to, guys. Mga kabibis, yan. Small tape. Kailangan kasi makuha nyo yung tamang sukat nito, yung bilog niya, para mag-fit siya dito. So pag medyo maluwang siya, lagyan nyo siya ng tape. Tapos super glue. So ito na mga kabibis, ganito siya. So tapos lalagyan nyo ng super glue para tumigas. Pahira nyo niya. Pahira nyo. So, ito na siya. So, magkamukha na. So, nakuha ko na yung hulma niya. Ayan. So, yung kapaprabber nito, nilipat ko dito sa metal. Kasi hindi nyo pwedeng gamitin to kasi malulusaw to. Plastic lang to. Ayan. Gayahin nyo to. Kung paano nyo siya magagaya to. Ginamit ko lang regular na antena sa TV, yun, 8mm yung inner diameter niya. Tapos pinasok ko sa outer diameter ng 8mm na pang bibis natin na barrel. Yan. Tapos naghanap ako ng antena din na papasok ko yung antena dito para makuha yung sukat ng outer nito tsaka inner. Yan. So ganyan na siya. Yan. Kung nagawa ko, magagawa nyo rin. Basta may... Basta desidido lang kayo, may gamit at tiyaga lang talaga. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Tiyaga lang mga kabibis. Magagawa nyo yung ano nyo, yung mga nais nyong gawing style or upgrade. Yan, magagawa nyo yan. Tiyaga lang tayo guys. So ito na mga kabibis, yan. So dito mahuhulog yung bala. Ayan. Diyan mahuhulog yung bala. Tapos ito naman yung tutulak. Ayan. Ayan naman ang tutulak. Ayan. Papasok yun dun. Papasok na yung bala. Ayan. Tapos ilalagay natin to. So ito na mga kabibis, no? So fit na fit siya. Tigas, so. Outer barrel na lang ang kulang. Outer barrel. So, ayan na siya. Tuwid na tuwid. So, ito yung bala, guys. Yan. Bala. Yan. Tapos, pag tinulak niya yan. Yan. Yun. Walang ano yan. Walang singaw. Talagang yung pressure. Pag dumaan dito, laser. Parang laser ang pressure niya. Diretso. Diretso siya. Tapos yun. Ayun yung bala. So, pag tinulak mo, yun. Ganun lang guys, no?